Alright, so we're back with another unboxing video, and this time we have the Hikvision LCD 22 inches monitor. Ang model number nito ay DS-V5022QE-C. Ang haba ng model number, hirap tandaan. So, napakaklaro, LCD display. Kung titingnan nyo ang box niya, wala siyang mga pinapangako na kung ano-anong specs. Wala siyang sinasabi na 75Hz, wala siyang sinasabi na 3ms, response time, wala. Basta, LCD display. I can sense na ang purpose ng monitor na to ay pang general use. Wala siyang sinasabing pang gaming, wala siyang sinasabing pang CCTV. Kasi ang Hikvision, kilala siya as CCTV, di ba? Pero, ang target nito ay general use. And that's all inside the box. Monitor itself, stand, power adapter, and HDMI cable. Manual, that's it. Like most of all, sa mga mumurahin na monitor, glossy talaga ang screen niya. Katulad nito. Pero hindi naman problema yan kung nasa loob ka lang ng bahay mo. Maliban na lang kung nakatalikod ka sa bintana, syempre, nagre-reflect yung liwanag ng bintana. Medyo slim naman ang bezel niya at medyo curvy yung likod niya. Pwede siyang i-wall mount, Versa wall mount compatible. Ang mga port niya nasa likod, meron siyang HDMI, VGA, at 12 volts DC. Pero take note lang, kasi ang kasama niyang cable, HDMI only. So kung kailangan mo ng VGA, kailangan mo bumili ng separate na cable. Round ang stand niya at round din ang paa niya. Meron siyang guide, so hindi ka pwedeng magkamali. At may kasama siyang dalawang screw, para iscrew mo siya sa ilalim, para stable. Para i-connect mo yung monitor, isalpak mo lang. Meron siyang parang snap-in na lock. So pag sinalpak mo ganyan, maglalock yan. Maganda naman ang pagkagawa ng stand niya. Stable siya. Hindi siya magalaw at hindi siya umiikot-ikot. Ang controls naman niya nasa ilalim, nasa ibaba. Meron siyang limang button. Power, OK, Right, Left, Menu. Alright, so i-testing natin. Power on. May Hikvision logo siya. Unang tingin ko pa lang, sa kulay pa lang halatado, LCD talaga siya. In fairness, medyo slim naman yung bezel niya. Hindi siya ganun kakapal kumpara mo kay Goma na ni-review natin. So, parang acceptable na siya para sa price range niya. At ganyan ang view niya sa side. Huwag kayong masyadong mag-expect kasi nga LCD siya. Isa yan sa weakness ng LCD monitor, yung side angle viewing. Pero pagkaharap mo naman, di ka naman siguro magko-computer no, nakatagilid no. Pagkaharap mo siya, okay naman. Ganito ang top angle view. Okay na yan. Para sa akin, acceptable na yan. Hindi mo naman kailangan ng ganyang view. Ipapakita ko lang sa inyo ang kabuuang itsura ng monitor sa harap at sa likod. And then, itest natin ang performance niya. I-check natin yung brightness niya. Try natin na i-full sa 100%. So ganyan ang 100% niya. At ngayon, ilagay natin siya sa 50% brightness. Parang napakaliit ng diferensya sa 50% at 100%.
Marami rin siyang options. At meron din siyang color temperature na options. Pwede mong ilagay sa cool. Tingnan natin kung ano itsura niya. Ganyan, parang nagbo-blue. Pang gaming siguro pwede yan. Meron siyang blue light eliminator. Ganyan itsura niya pag naka-on. Sa mga ayaw ng bluish na monitor, pwede mo siyang i-on. Meron din siyang game color option. Pag in-on mo yon, parang bluish yung monitor display mo. Ilagay ko muna sa 80% yung brightness bago tayo mag-color test. Okay, i-test natin yung response rate niya. Pag sineshake mo kasi, mapapansin mo yan. Oh, di ba? Okay siya. Okay naman. Well, para sa akin, pasado na yan. Pwede na. Proceed tayo sa color test. Wala akong may nakikitang dead pixel sa black at sa white. Sa green, okay naman, walang dead pixel. Blue, maganda ang pagka-blue at wala akong may nakikitang dead pixel. Sa red, okay naman, pero yung red niya, parang hindi masyadong red, no? Like I have said, hindi naman siguro target nito ang gaming customers. So, ang purpose talaga nito, sa tingin ko lang, ay pang general use. Pwede sa mga entry level na gamer, at pwede rin sa mga editors. Pero kung maselan ka sa kulay, hindi siguro to para sa'yo. So, ganito yung test ng response time niya. Hindi siya ganun kabilis pero hindi naman siya mabagal. Wala siyang naiiwan na shadow at hindi nagbo-blurry. Ewan ko lang sa camera pero sa actual, hindi naman po blurry. Hindi po yan actual na game. Video lang yan na piniplay ko. Naka full screen, piniplay ko lang from YouTube. Para magka-idea lang kayo ng kulay niya. So, anong masasabi ko sa monitor na to? Well, dahil sa brand niya na Hikvision, durability yan. And sa price range, hindi ka na siguro magkakamali dito. Okay na to. Para sa entry level na gaming, pang office use or home use, pwede rin pang CCTV, panalong-panalo ka na dito. Affordable at durable. So what do you think? Let me know in the comment section below. If you like this video, please hit the like button and don't forget to subscribe. Thank you.